no, kung sino, sino ang palandian niya. Makita mo yung mga friends niya. At hindi siya basta-basta magpo-post. Or malalaman mo, basta may ano na malaman mo na lumandi siya. Kasi minsan talaga, itong mga foreigner din, kapag may kalandian siya sa Facebook, lima kayo. Sabihin na natin lima. Lima kayo. Tapos ikaw, siya, ang dami niyang lahat. Itong babaeng isa na to, itong malandi din, no, na feeling mo talaga maganda. My channel for this video is gusto ko lang i-share sa inyo or bigyan kayo ng idea kung saan maganda maghanap ng mga foreigner. Saan nga ba? Saan nga ba? Sa dating site or sa Facebook? Pero bago ko i-continue ang video na to is manghingi lang ako ng 2 segundo kung bago ka pa lang sa aking channel is i-click mo ang button na ito para update ka sa aking mga upcoming videos about sa mga foreigner or mga tips. Okay, arat na. Bakit kailangan mas may chance ka dito or bakit wala kang chance dito or bakit maganda to or bakit pangit to. Ganon. Alam mo kung sino yung talagang masabi mong ay mas maganda to na ano, dito ako maghanap ng foreigner. O alam mo yung ganon kasi mas may chance ako. O ganon. Pero sa aking experience guys, sa aking opinion, mas maganda ang Facebook. Kasi ang Facebook, may chance na malaman mo kung sino yung kalandian ng foreigner mo. At makilala mo ang isang foreigner kaysa doon sa dating site. Kasi ang Facebook, malaman mo kung sino yung friends niya, sino yung kalandian niya, sino yung mag-heart-heart niya, mag-heart sa kanya doon sa mga post niya, kung magpo-post man. Pero aware na tayo na ang mga foreigner talaga ay hindi sila mahilig sa mga post. Kaya kayo, kung may shoota kayo or may ka-chatmate kayo na magtaka kayo na bakit wala siyang post, minsan ka lang talaga makakita ng foreigner na mahilig sa post. Kasi yung life nila dito is busy. Busy sa working, busy sa lahat, busy sila. Sila yung pinaka-busy sa mundo, charot. Busy talaga. Sana all busy. Pero yun nga, kahit busy ka, kung gusto mo, magkaroon ka talaga ng mga maraming post pero ayaw talaga nila kasi parang private person sila. So ayun, makita mo kung sino yung magha-heart, makita mo kung sino yung nagla-likes, makita mo kung sino yung nagko-comments, at makita mo din kung lumandi yung foreigner mo, naka-chatmate mo or boyfriend mo sa Facebook. At sa dating site naman po ay parang wala. Parang hindi mo makita kung sinong kalandian niya kasi private yung nandun, profile mo lang, at may mga ads at yung mga describe sa kanilang sarili. At after nun, pwede na kayong lumipat kahit saan. Tingin mo ba, nakakita ka ng foreigner sa dating site ngayon, ikaw lang ang sinabihan niya, okay, lipat tayo sa WhatsApp, okay, lipat tayo sa Viber, or okay, lipat tayo sa Instagram, or kahit anong-ano yung convenience kayo na gamitin na, ano, na mga apps para sa inyong dalawa. Diba? Tingin mo, ikaw lang yung sinabihan. Sa dami ba naman na mga Pilipina na naghanap ng foreigner sa dating site? Yung iba hindi na natulog kasi naghanap ng foreigner para talaga makapagpang asawa. Tingin mo, ikaw lang yun? Marami kayo nun. 10 kayo sa isang araw na sinabihan nun. O sige, lipat tayo sa dito, sa ganito, sa WhatsApp, sa Viber, sa Instagram, or kahit saang sulok man kayo maglipat. So, lipat kayo doon. Tapos, nag-chat kayo ni foreigner doon sa mga binigay niyang mga apps para doon ninyo i-continue ang inyong relasyon. Kuno. So, after nyong 3 days, parang feeling mo siya na kasi ikaw talaga assuming ka eh, no? Assuming talaga tayo minsan eh. Kasi ako assuming din ako minsan. Akala mo, she's the one, ano? Tapos, masabi mong, so, ano na? Kumusta na tayo, te? Ganon. So, sasabihin mo, sige, iburahin na natin yung ating mga account doon sa dating site. Ay, binura mo naman kasi ang tanga-tanga mo rin. Eh, tanga! Binura mo rin. Marami ka na doong lalaki na chance na makahanap ka
ng foreigner, kaso binura mo eh. Kasi tanga eh, assuming na siya na he's the one for you or he's the one for you. Assuming eh, binura mo. Itong foreigner, binura din ba sa kanya? Minsan hindi. Sasabihin niya, ah, wala naman, wala na ako doon. Ay, ganun. Ang dami niyang rason na hindi na siya nagpumupunta doon, hindi siya naghanap kasi andito ka na. I'm happy for you, honey. Ganun eh. Ikaw namang tanga-tanga o di happy nga daw siya sa'yo. O ngayon, binura mo na wala ka ng account doon. So, itong lalaki, hindi siya masaya sa'yo. Bumalik yan doon sa dating site kasi hindi naman talaga niya binura yung kanyang account. Dini-activate lang niya yun. Kasi minsan, mga lalaki, naglaro-laro din yan. Huwag ka din masyadong comfortable sa sarili na yung, ano talaga siya eh, parang loyal talaga. Huwag. Kasi kaya nga sila nandyan sa dating site kasi naghanap sila ng taong perfect para sa kanila. Tingin mo ikaw, nakita ka lang perfect ka na sa kanila. Tapos minsan talaga, may ano na ayaw nila sa'yo. Kaya babalik yan sila doon sa dating site. At bigla ka na lang iiwan sa iri na wala sila nagparamdam or busy na ayaw nang magpa-call. Kung tawagan mo, busy na daw siya, may ginagawa siya, marami siyang rason. Tapos minsan papagalit-galit pa yan. Ano ba, masyado ka ng ano, o mabuti pa, hiwalay na lang tayo kasi masyado kang anidi. Mga ganun, mga style niyan eh. Siyempre, maisip mo, ayaw nga, mali ako kasi masyado akong needy. Masyado akong ano sa relasyon namin. Toxic ako sa relasyon namin. O di maisip mong para mong mali. Pero yung totoo, hindi ikaw yung mali. Siya yung mali kasi hindi siya happy sa'yo. Ayaw lang niyang sabihin sa'yo na hindi kanya gusto. Naghanap lang siya ng rason na para iwasan mo siya. Kumbaga, naghanap siya ng mali mo na maibato sa'yo para ikaw yung maano na mali. Kaya naghiwalay kayo o kaya nagkalabuan kayo. Kasi pumunta siya doon, bumalik siya doon sa dating site para naghanap ng foreigner kasi hindi siya happy sa'yo. O naghanap siya ng isang Filipina kasi hindi siya happy sa'yo. Ganon yun. Kaya ikaw din minsan, wag mong burahin ka agad. Pwede ka naman gumawa ulit. Pero minsan kasi may ano ka na din, may mga luma ka nang naging ka-chatmate doon. Sayang din naman yun. Baka sila pala yung dawan mo. Kasi binura mo kasi naniwala ka dito sa lalaking nakilala mo ngayong araw na to. Akala mo she's the one, he's the one for you. Diba? Hindi mo makilala sa dating site kung sino yung karibal mo. Pero kung sa Facebook, makita mo, makilala mo kung sino ang palandian niya. Makita mo yung mga friends niya. At hindi siya basta-basta magpo-post. Or malalaman mo, basta may ano na malaman mo na lumandi siya. Kasi minsan talaga, itong mga foreigner din, kapag may kalandian siya sa Facebook, lima kayo. Sabihin na natin lima. Lima kayo. Tapos ikaw, siya, ang dami niyang lahat. Itong babaeng isa na to, itong malandi din, no, na feeling mo talaga maganda din siya, nag-post na public. Itong foreigner mo, hindi makatiis. Kasi, nag-star-star na yung mata niya, sobrang ganda ni Pilipina. Ganon, o, diba? So, di napigilan ni foreigner, nag-comment, at lalo na kung public, makikita mo. Kung public yan, makikita mo na nag-comment yung foreigner, naka-chatmate mo. Kasi makikita mo yan. Kasi naka-public eh. Pero kung naka-private, wala din. Tago din, no? Pero may chance talaga, kasi tayo mga Pilipina, hindi natin alam kung ilan tayong ka-chatmate nila, diba? Minsan gusto mo ring i-voice, i-ano sa buong mundo na, foreigner ako. So, minsan, i-public mo rin. Hindi mo maano sa sarili mo na itago. Eh. Gusto mo rin, oh, Lord, this is it. Ganon. I-ano mo, i-public. Mag-comment yung foreigner. O, di nakita mo. O, di nagkitaan kayo doon na, oy, bakit ganon? Diba? Kachat tayo. Sabi mo, ako lang. Ba't ka nag-comment dito? O, diba? Ganon. May chance na malaman mo kung sinong kalandian niya. Sa dating site, hindi, nagnganga ka, umasa ka sa wala. Pero marami din naman na naging successful sa dating site. Pero mostly sa dating site ay wala talaga, hindi talaga matino. Based sa aking experience, hindi talaga sila matino. Oh my God, believe me or not, puro kabastusan. Puro kabastusan. Ang ano nasagip ko dun. Magka-chat ka lang ng one day, two day, three days, pag after ng one week, manghingi na kaagad yan ng mga something. So, kung ako ang papiliin, mas maganda ang Facebook kaysa dating site. Pero nasa inyo pa rin yan, marami din namang successful na LDR, successful doon sa mga dating site. Pero kung
ikaw marami ka ng experience. Alam kong ikaw dyan nanood dito, marami ka ng experience sa dating site. Kaya kung wala kang chance dyan sa dating site, dumipat ka sa Facebook, pumasok ka doon sa mga group-group. Naku, may chance ka doon. At huwag ka din puro serious, mag-joke-joke ka rin. Kasi minsan yung mga tao dito, ay hindi talaga minsan, mga tao dito mga boring. Dapat ikaw magpasaya sa buhay nila, sa life nila. Kaya gawin mo kung ano yung dapat mong gawin. Ma-express mo yung feelings mo doon sa Facebook. Sa dating site, hindi. Kasi maraming pagdududa. Kasi nandun, ano siya eh, online siya, hindi kanya chat-chat. Tapos kunwari, pasasabihin pa niya yan, oh, nag-ano lang naman ako sa computer eh. Oh, bakit? 2021 na tayo ngayon, or 2020 na tayo ngayon. Naniwala ka ba doon? Na kapag bumukas, nagbukas ka lang ng computer mo, biglang magbubukas din yung online na dating site mo. Ay, tanga. Parang din yung WhatsApp. Hindi yan mag-online kung hindi ka pupunta doon mismo sa WhatsApp account mo. Ikaw din maniniwala ka, ay oo nga no, baka nga nag-ano lang siya, may chinicheck lang email. Anong kinalaman sa email at saka sa dating site na account mo? Eh bakit ka nag-online at bakit hindi mo ako minessage? Rason yan ng mga foreigner na hindi mga seryoso, te. Kaya ikaw, kapag ginaganon ka na, ay wag na te, wag mo nang dibdibin. Pwede mong ipagpatuloy yung pakipag-communication mo sa kanya, pero wag mo masyadong dibdibin. Wag mo masyadong bigyan ng atensyon na mapamahal ka sa kanya. Kasi in the end of the day, ma-hurts ka lang. Dahil one date niyan seryoso sa'yo. At minsan din, hindi kanila inano pinansin kagad kasi naghanap pa yan ng talagang tingin niya the best. Yun nga, sampo kayo sa isang araw na napili niya at pinalipat niya doon kayo sa mga WhatsApp, Viber, sa Messenger, or sa ano pa yan. Kasi pagpilian niya kayo kung sino talaga yung the best, kung sino talaga yung nagpa-star sa kanyang mga mata, kung sino talaga yung the one for him, no? Hindi talaga yung pag naging kachat na kayo, sabi, oh, she's the one na talaga. Wag maglaro ka din minsan. Kasi kung hindi ka maglaro, ikaw yung masaktan, ikaw yung mabigo, ikaw yung iiyak in the end of the day. Huwag kang masyadong maging seryoso. Kung tingin mo na yung taong yun, inignore ka sa dating site, nako, huwag mo nang asahan na papansinin ka nun. Or huwag mong anuhin na, kahit ano lang, dami niyang reason na ganito nga, ganito, ganun, huwag na. Mag-isip ka na, maghanap ka rin ng iba. Kung mag-message siya sa'yo, mag-message ka rin. Kung baga, ano lang yun, back and forth. Pero hindi yung seryosong communication na parang tingin mo, he's the one na talaga for you. Ganon, wag. Wag kang umasa kasi hindi. Kaya kung ako sa inyo, yun nga tulad ang sabi ko, kung bigo na kayo ng 10 beses sa dating site, mas mabuti pang lumipat kayo sa Facebook at maghanap kayo doon. Mas may chance doon. At mas maganda doon. Makilala mo kung sino. Siyempre, bipiliin mo din yung ano, tingin mo talaga real na foreigner. Kasi may iba din na hindi talaga. Yung alam mo yun, yung mga maitim, yung mga, yun nga ito yung mga taga-Arabo. Kasi may mga Arabo din na nandun na ngayon sa Facebook. Pero syempre, makilala mo naman eh, kasi mag face to face naman kayo. Makilala mo naman kung ano yung nandun sa kanyang profile. Oh, excuse me, kung may mga friends ba siya, nakalahi nila. So, yun, malaman mo. Kaya for me, mas maganda. For me, mas maganda. Talaga, if na yun. For me, mas maganda yung Facebook. Pero nasa inyo pa rin yan, pero binigyan ko kayo ng idea kung bakit mas maganda ang Facebook kasi nga makilala mo siya ng maano mo kung sinong pagkatao niya kasi na, lalo na ko yung mga family friends niya is nandun sa Facebook niya, maano mo kung anong klaseng tao yung kinausap mo or yung kung anong klaseng tao yung kachatmit mo. May chance na ano maging kilala mo siya ng lubusan. Pero sa dating site, hindi. Pero nasa inyo pa rin yan kung saan kayo comfortable, kung saan kayo feeling nyo, doon kayo or dito kayo, nasa inyo pa rin yan. Pero ayun, tips lang to na mas maganda kung hindi kasi pinala dyan, lumipat ka na sa Facebook. Kasi ako, ganun yung ginawa ko. At dito, after 3 months, nakapag-pangasawa ako. Happy life, happy wife. Wala yung asawa ko dito, nandun nagtrabaho, malamig dito, pero nakabacklet, nakagalito ako kasi malandi ako. Nag-video.